Nagkikita ninyo yung agenda? Ah, malinaw ang agenda, di ba? Kaya ito po, mga kababayan, inulit niya sa pa-joke-joke. Para, siyempre, kung halimbawa i-reject, joke ko man lang niya yun. Sabi dito mga kababayan sa balita ng Politico News, Duterte ready to help Abalos in anti-drug campaign. Kung gusto mo ubusin ang adik, ako bahala. But anyway mga kababayan, before natin pag-usapan, pero sabi joke man lang daw yon, pero makahulugan yung joke mga kababayan. Before natin pag-usapan, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated na mga kaganapan dito sa ating bayan. At saka, huwag na rin po ninyong i-skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy yung pag-unlad ng ating ekonomiya. Ito po siya, mga kababayan. Pero itong picture na to, hindi man sila talaga, file photo yata ito. File photo yata ito mga kababayan ng dating Pangulong Digong noong siya ay Pangulo pa siya, tsaka yung MMDA chairman pa si, ano, si Abalos. Yung pa-joke-joke niya mga kababayan, yung mensahe niya, ipinaabot kay Abalos sa kanyang video message po. Kasi iwan ko kung umuwi na po si President Digong. Kasi di ba pumunta doon sa ano? Doon sa Emperador. Ay, Emperador. Emperador niya. Hindi, ako po. Sa kanyang kaibigan na presidente, si Xi Jinping. Wala pang balita kung umuwi na po. Baka maraming pinag-usapan po. Ano ba? Pinaplanong mabuti yung mga hakbangin. Ano niya Mr. Maravillas na mga sila man lang ang nakakaalam kung ano yon. Ano ba? Pero ang sabi, mag-attend si ano si President dating Pangulong Digong. Kasi siyempre, di ba, ini-invite yung mga former presidents and vice presidents sa zona ng Pangulo. Nag-confirm na daw. So, pabalik na siguro o bumalik na. Wala pang balita kasi kung nakikita po kung nakabalik na pong Davao yung dating Pangulong Digong. Ngayon, ito yung balita ngayon. Former President Rodrigo Duterte is willing to lend a hand in government's campaign against illegal drugs. Duterte made the candid offer to Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos, saying he is ready to deal with drug addicts if the cabinet official requires his aid. Ano niya, Mr. Maravillas, yung masasabi mo? 6 years nga pa ng kanyang incumbency as president. AJK lang po yung kaso sa ICC po yung inabot. Kung halimbawa itong sabi, joke man lang ni ano, joke man lang ni Mau Diggs na gusto niyang tumulong, patulad halimbawa ni Benhur Abalos, imbis sila lang yung sabi sa ICC niyan. Nadamay yung ating Pangulong Bongbong Marcos at damay din si Abalos, di ba? At saka alam po ninyo, kahit pa joke-joke yon, ako tingin ko talagang desidido po. Baka maisahan yung ating Pangulong Bongbong Marcos para tuloy-tuloy yung paninindigan na huwag papasukin yung ICC, di ba? Kasi pag damay na yung administrasyon Bongbong, siyempre. But papapasukin mo
babaguhin mo yung dating posisyon, yung pag-alis natin sa ICC sa kapag disallow natin sa kanila. Kasi wala tayo, sabi nga ng DOJ, saka ng Solicitor General, wala tayong legal obligation sa kanila. Kasi wala na tayo, hindi na tayo member. Saka tingin ko po, itong pa-joke-joke ni Maudigs ay talagang seryoso siya. Bakit po? Pre-propose na siya po ni Senator Bongo, saka ni Senator Bato. What? Nagkikita ninyo yung agenda? Ah, malinaw ang agenda, di ba? Kaya ito po, mga kababayan, inulit niya sa pa-joke-joke para, siyempre, kung halimbawa i-reject, joke ko man lang niya yun. Pag hindi patulan ng ating administrasyon, sasabi, hindi siya seryoso. Ah, di ba? Ganun po. Para hindi magmukhang kaiya-iya. Parang so, parang yung nanliligaw po sa babae. Di ba ganon, yung mga lalaki, pinapadaan sa pa-joke-joke. Pero pag halimbawa, pinatula ng babae, hindi na joke. Pinapadaan muna sa pa-joke-joke para hindi nakakaya. Pag halimbawa, binasted. Di ba ganon ang strategy po ng mga lalaki? Talaga niya, Mr. Marabillas, parang gawain mo. Ganun lang po. The promise of support was relayed as Duterte extended his warm birthday greetings to Abalos. The former MMDA chairperson celebrated his 61st birthday last July 19. So, nagpadala ng video message po. Sabi po ni Maudigs, kung kailangan mo ako, paalamin mo lang ako. Kung gusto mong ubusin ang adik sa Maynila, itapon mo sa akin. Ako na bahala, Duterte said in a tribute video to Abalos. Maniwala na, 6 years nga po kayong Pangulo, hindi na ubos, dumami pa lalo. Di ba? Pagkatapos ngayon na nag-retire na po kayo, at naharap sa ICC ng malaking problema, mag-offer kayo ng tulong kahit pa-joke-joke. Ano yung rason na patulan yung joke po ninyo? Di ba? Hindi nangyari nung 6 years, ngayon pa. Na hindi na po kayo Pangulo. Kaya yung offer po noon, yung sabi ni Bato sa kani Bongo na willing na tumulong niya, seryoso po yon at may agenda po. Gustong mandamay. Ganon po ang reading natin, mga kababayan. Gustong mandamay. Sabi dito sa balita, while Duterte later suggested he was joking, his resolve to stand by Abalos remains steadfast daw. Just the same, kung magkaletse-letse, nandyan ako, tawagan mo lang ako, walang problema. What? Wag kami. Ay, Secretary Abalos, wag pa dadamay ha. Pag nadamay yung administrasyon, ay ikaw yung sisisiin yan. Sabi rito, in the same video, Duterte vouches for the competence of Abalos, extending his respect for the seasoned public servant. Matagal na tayong magkaibigan. Saludo ako sa iyo. Tutulong ako sa iyo. Nasa likod mo ako. Tawagin mo lang ako. Mahusay kang trabahante. Magkakilala tayo noon pa. We know each other and I know that you are a worker by heart. Paliwanag, mga kababayan, pahayag ni dating Pangulong Digong. Duterte wrap up the tribute video with a birthday greeting. Again, happy happy birthday. Mabuhay ka, the former president told Abalos. In January 2021, Duterte appointed Abalos, a former Mandaluyong City Mayor, as MMDA chair.
A year later, Abalos resigned from his post to serve as campaign manager of then presidential candidate Ferdinand Marcos Jr. He eventually joined the Marcos cabinet as head of the Department of Interior and Local Government. Ito yung video message, mga kababayan, ni dating Pangulong Digong. Recorded siya, mga kababayan, sa video. Ayan man lang po, mga kababayan, short video lang po tayo. Baka lang gusto ninyo po itong itry, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Regen Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsha Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos. Yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.